Hello, what's up? This is Cartman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about online and offline games for Android. Pwede rin siguro sa iOS, meron nata dito mga version for iOS, pero majority ito ay na-tested lang for Android. So, kung interesado ka, let's start. Unang-una sa listahan ay si Sniper 3D. So, kung naghahanap ka ng Sniper game, relax mode lang. Free po ito and offline na. Free and offline lang po ito. Kung naka-open ang inyong mga mobile data at wifi, possibly na magkaroon ng mga ads. Pero basically, free po ito. Meron naman siyang good graphics. Decent din po ang kanyang control sensitivity. Kung naghahanap kayo ng game na pwede sa relax lang na mode, like na short lang yung break time nyo or saglit lang, gusto nyo lang talaga maglaro saglit nang hindi kayo masyado nape-pressure or natetense or masyadong intense yung laro, relax na relax lang itong laro nyo, Sniper 3D. Sa mga mahilig sa sniper game, ito po yun. Mission-based lang po siya. Sasabihin sa'yo kung sino babaril mo, kung magkakamali ha. Hindi ko sino lang binabaril mo. Sasabihin sa'yo kung sino mga pwedeng barilin mo and then boom! Pag nagawa mo ng tama, na headshot mo, especially headshot, my God, sweet, sweet headshot. Mission accomplished na agad yun. Okay? Sa pangalawang game is, this is an online game. Madadownload lang po ito actually sa TapTap game. Meron din daw ito sa iOS pero hindi ko nakita actually. So basically, ito ay online game na arcade game. So labanan po ito parang versus game. Pwedeng 1v1. Pwedeng 2 versus 2. Tapos ang goal, kailangan mapalaglag mo yung kalaban, mapatalsik mo sa floating island na nakikita nyo sa screen. Actually, maraming mga islands yan, hindi lang yan na actually. So, medyo may konting variation din. So, pagalingan po rito, 1 versus 1, parang kung familiar kayo sa Street Fighter, Tekken, parang ganon, pero this time, mas exciting kasi mga totoong tao ang kalaban mo online. Okay? So, pag nalaglag ka, talo ka. Pag naubos ang buhay mo, talo ka. Okay, meron ka lamang hanggang 3 hanggang 5 buhay na pwedeng spend. So, galingan mo. Ang control siya, tatatlo lang po yan. Jump, attack, at saka yung run. Meron din siyang defense or block. Anyway, ito ngayon ang pinaka-favorite ko. Actually, kung papansin nyo, medyo mataas-taas na ng konti lang ang aking level. So, mas maganda po kasi ito. Parang hit and run game lang po ito. Kung mabilisan lang na game, kunwari, break time mo lang, saglit lang ang break time sa trabaho, gusto mo lang ng konting exciting naman, mas konting intense ng konti na labanan, ito po, si Flash Party. Okay? Online game po ito at free lang din. Okay? So, sa TapTap po siya available. Yung link nito, iiwan ko sa video description para ma-download nyo. I-download nyo muna or install nyo muna yung TapTap. Then, hanapin nyo yung Flash Party. Okay? Again, lahat ng isasabihin ko dito, link nasa video description. Sa pangatlong game, Ryuko. Sa Ryuko po is action RPG po siya. RPG type. Ang quality ng graphics naman niya is may pagka parang PS2 yung quality. Tungkol po ito sa isang bulag na ninja. I don't know kung anong pinaka-mission actually dito. Pero, dahil medyo maganda at exciting ng konti ang laro, nilalaro ko na lang din siya. Ang size niya is around 200 MB. So, pwede po ito sa mga low-end na mga games. 2GB to 3GB na RAM lang. Pwede na po ito. Hindi naman po ganun kalaki kasi yung kanyang memory na nire-require. Ang laro pong ito is mostly based on stealth. That means, ibig sabihin, kailangan hindi ka ma-detect agad ng mga kalaban. Pag na-detect ka, talaga makikipaglaban ka one-on-one ng derecho. So, the best attack is galing ka sa likod. Okay, sneak ka. Pagka malapit ka, nasaka mo siya atakihin para masaksak mo siya sa likod. So, yun lang po yun. Instant death. Pwede ka pong kumuha ng mga bonus, mga items kapag ka pumuputol ka ng mga puno. Yes, alam ko, hindi friendly ang pagputol ng puno, pero sama siya sa laro. And sa mga, may mga bangha dyan at mga boxes na pwede mo sirain na minsan may mga laman ng mga bonus. Okay? So, sa graphic settings niya, pwede nyo iset siya hanggang 60 FPS. Pwede nyo reactivate yung Bloom and HDR kung compatible naman sa mga smartphone nyo, pero I would recommend na i-activate nyo lahat ng graphic settings niya kasi medyo mas mabilis siya mainit, mas demanding siya, at although gaganda yung movement, pero diba, syempre mas malakas na ang requirement niya sa battery din at saka sa RAM. So, kayo nang bahala, pakiramdaman nyo. I would recommend na iset nyo ng 60 FPS, tapos off nyo yung Bloom. Siguro okay na naka-on ang HDR, so on and so forth. Again, link nito nasa video description. Pang-apat, No Way to Die. So, sa No Way to Die naman, survival game po siya. Semi-open world, semi lang. Good graphics na rin, kahit paano, may good animation. Free po siya and offline lang din siya. Pwede pong laruin, walang internet. Ang kwento nito is parang isang survivor sa isang zombie world, at meron din actually na kalaban mo, kapwa mo, tao lang din. So, mga scavenger kayo, maghahanap ka ng mga items na pwede mong kainin, pwede mong ipang-build ng mga items, so on and so forth. So, more like ito, nag-uubos talaga ito ng oras. Dito pwede sa mabilisang laro lang. Ito ay umuubos ng oras kasi may pagka parang RPG type na survival game ito. Okay? So, patayin mo lang lahat ng zombie na makikita mo. And basically, mag-survive ka lang sa pinaka matagal na kaya mong isusurvive. Okay?
Ngayon, kung tinatamad ka naman, meron din naman auto mode. Okay, click mo lang yung auto mode, yung button sa kaliwa, sa baba, pinaka corner. Then, pwede mo panoorin ang character mo na siya na lang nangungulekta ng mga item na kailangan mo. Okay, auto mode, pwede po. Okay, at least merong relax mode na autopilot. Okay, link nito na sa video description. And finally, Dark Raider. So, sa Dark Raider, para siyang retro-based game, okay, of hack and slash. Okay, sa mga mahilig sa hack and slash, mga sinuunang style ng graphics, I think magugustuhan niyo po ito. Ang pinakagustong-gusto ko dito yung mga movements, yung attacks niya, okay? Pwede kang umata kasi sa ere, so on and so forth, mag-jump, and may dodge, so on and so forth. Mayroon namang tutorial sa umpisa, so please laruin nyo yung tutorial para medyo maging familiar kayo sa buttons niya. Offline din po ang game na ito, free din. Ang gawin mo lang is find your way to the dungeons. May mga missions ka na kailangang laruin. Tapos, I think magugustuhan nyo ito kasi parang may pagka-hardcore ito. May konting intensity siya sa action genre. Okay? So, pero pag namatay ka naman, may limit siyempre ang buhay, hindi po unlimited ang buhay nito, babalik ka sa pinaka-umpisa, which is hassle lang konti. Pero, well, that's how game works. So, anyway, I hope magustuhan mo itong Dark Raider na to. Cute eh. Personally, ang pinakagustong-gusto ko sa limang to, yung Dark Raider at saka yung Flash Party, yung online game. Kayo, anong nagugustuhan nyo dito sa limang ito? Okay? Kung meron kayong tingin nyo na magandang game na pwede nating i-feature, lagay nyo sa comment section sa baba, pag-uusapan natin yan. So, yun. Don't forget to subscribe, like, and share. So, sana share nyo din yung video na to kahit paano para medyo lumawak ang reach. Share nyo sa mga kaibigan nyo, ng mga naghahanap ng mga games para sa kanilang smartphone. Hindi yung puro Mobile Legends lang, puro Call of Duty lang, puro PUBG lang. May iba lang, break lang ng konti para medyo may iba lang ng konti yung feel at experience. So, yun. Hanggang dun lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon. Yes.